ang oras, 4:05 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseservisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todong lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balitang todo lakas. Magandang araw Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, April 19, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Balita, todong lakas. Narito na ang headlines para sa balitang todong lakas. Balita, todong lakas. Taas presyo ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Grupo ng mga chuper at jeepney operators pumalag. Ang isang dagdag sa minimum fare, inihihirit ng grupo ng transportasyon. Biyahe ng mga bus sa EDSA, dumami matapos sumirit ang bilang ng mga pasaherong uuwi ng Metro Manila. Pila ng mga biyahero, inaasahang babalik na sa normal ngayong araw. Sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa, pinalawig. Mahigit 25,000 food packs ipinamahagi sa mga nasalanta ng bagyong Agaton. Health and safety protocols noong nakaraang Semana Santa hindi nasunod ayon sa Department of Health. Halos 3 linggo bago ang halalan, Pangulong Duterte nananatiling neutral. Sa ibang dagat, 35 patay, 71 sugatan sa aksidente ng bus sa Zimbabwe. Sa ating sports news, dating manlalaro ng PBA, pumanaw na sa edad na 36. At sa ating balitang showbiz, Andrea Brillantes, na dismaya sa kanyang social media followers. Balita, todong lakas! Natin ang magiging lagay ng panahon. Asahan pa rin na makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali ang Metro Manila at sa nalalawing bahagi pa ng Luzon, pero may posibilidad na mga panandali ang pagbuhos ng ulan dahil pa rin sa mga localized thunderstorm. Wala namang nakikitang malawakang pag-ulan, kaya asahan na magiging fair weather condition sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Nagpaalala naman sa publiko ang PAGASA na maging handa sa posibleng panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 24 hanggang 33 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:40 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:10 ng hapon. Matapos ang 2 linggong magkasunod na tapyas presyo ng langis, epektibo naman ngayong araw ang tasingil sa presyo ng produktong petrolyo. At una nang nagpatupad kaninang hating gabi, ang kumpanyang Shell, Sea Oil at Caltex, kung saan maglalaro sa 45 centavos ang presyo sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad naman mamayang 6:00 ang kumpanyang Shell, Sea Oil, Petrogas at PTT Philippines ng 45 centavos sa presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1.70 centavos naman sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, ang kumpanyang Caltex at Clean Fuel naman ay magpapatupad ng kaparehong presyo mamayang 8:00 ng umaga. Samantala, pumalag ang grupo ng mga chuper at jeepney operators sa panibagong taas-singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga driver, apektado pa rin sila ng pandemya, kaya't muli na namang liliit ang kanilang kita dahil sa muling pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin sa merkado. Aminado naman ang mga chuper sa mga natatanggap na reklamo mula sa mga pasahero, bunsod ng siksikan sa loob ng mga sasakyan, dahil wala din umano silang magagawa kung ito lang ang paraan para makabawi sa mataas na presyo ng krudo, kung saan kalahati na lang sa 1,000 ang kanilang naiuuwi sa pamamasada.
Samantala sa naging pahayag naman ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston, dapat nang payagan ang kanilang panawagan sa pisong dagdag sa pamasahe na tinapyas noong 2018 at gawin muling 10 piso ang minimum fare. Ayon kay Piston President Modi Floranda, malaking bagay ito sa mga tsuper at jeepney operators, lalo't ramdam ngayon ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nanawagan din ang piston sa LTFRB na madaliin na ang pag-release ng subsidiya sa mga jeepney driver at operators. Inilirit naman ang grupong Pasang Mazda ang 5 pisong dagdag sa minimum fare sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, posibleng talakayin sa Mayo ang hirit nilang dagdag sa pamasahe dahil sa pagsisimula ng Service Contracting Program Part 3 o ang tinatawag na free rides na programa ng pamahalaan para sa mga driver ng modern jeepneys at traditional jeepneys. Nabatid na kada araw, kumikita ang mga driver ng 1,000 piso dahil sa programa pero nakadepende muna ito sa kada kilometro na kanilang itatakbo. Ayon kay Martin, malaking tulong para sa nasabing programa sa mga tsuper. Hindi rin o hindi pa rin nila isasantabi ang panawagan na dagdag sa pamasahe bunsod ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, dumami ang bilang ng mga bus na bumabiyahe sa EDSA matapos ang paggunita ng Semana Santa. Ito ay dahil sa mga pasaherong umuwi ng Metro Manila mula sa kani-kanilang mga probinsya. Dahil dito, napuno na ng mga pasahero ang mga bus sa mga terminal, kabilang na dito ang Victory Liner, Genesis at Baliwag Transit sa EDSA Cubao sa Quezon City. Samantala, kakaunti naman ang mga pasaherong dumating sa Araneta Bus Terminal dahil natapos na ang pagbuhos ng mga pasahero mula sa mga lalawigan kung saan mas marami umano ang mga pasaherong dumating sa PITX dahil mas maraming biyahe ang inaalok nito sa mga pasahero. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang serbisyo ng Malasakit Desk ng Philippine National Police o PNP at Interagency Council Traffic o IAC para sa mga pasahero. Sinalubong ng mahabang pila ang mga commuter sa EDSA Bus Carousel Station na sa unang araw ng baliktrabaho kahapon matapos ang Semana Santa. Sa Monumento Station sa Caloocan, umabot sa 2 kilometro ang haba ng pila ng mga mananakay na naghihintay ng libreng sakay sa bus carousel. Sa kabila nito, nilinaw ng Department of Transportation na mabilis naman ang usad ng pila at nakasakay agad ang mga pasahero. Dagdag din ng DOTR ang nasa 100 bus dahil inaasahan na ang pagdagsa ng mga commuter. Sabado de Gloria nang nagsimulang magbalikan ang mga motorista at bakasyonista sa Metro Manila dahil na rin sa mabigat na daloy ng trapiko. Inaasahang babalik na sa normal ngayong araw ang bilang ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos dumagsa noong Semana Santa. Nabatid na hanggang kahapon, dagsa pa rin ang mga pasahero sa mga terminal, partikular na sa PITX, kung saan karamihan sa mga biyahero ay mula pa umano sa kani-kanilang mga probinsya. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, umabot na sa 90,000 ang naitalang bilang ng mga pasahero. Dahil dito, mas maraming tauhan ng PNP ang ipinakalat upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Na nag-iinspeksyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga sasakyang pandagat na naghahatid ng mga pasahero mula sa iba't ibang mga probinsya pauwi ng Metro Manila. Ito ay para masigurong nasusunod ng mga pasahero ang health and safety protocols na ipinatutupad sa bansa. Ayon sa PCG, nasa 28,240 ang bilang ng mga outbound of passengers, habang 32,598 naman ang bilang ng mga inbound passengers sa mga pantalan. Layunin kasi na naturang ahensya na makontrol ang pagkalat ng virus dahil na rin sa hindi pa rin natatapos ang COVID-19 pandemic. Sa oras na 4:14 ng umaga, magbabalik po ang balitang todong lakas. Balita, balita, todong lakas. Balita, balita, todong lakas.
Sa oras na 4:16 ng umaga, nagbabalik po ang balita ang Todong Lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Sa iba pa nating mga balita, pinaalalahana ng MMDA ang mga motorista na nananatiling epektibo ang lumang number coding scheme. Tugon ito ng ahensya sa tanong ng ilang netizen kung ipinatutupad na ang bagong number coding scheme. Ayon sa MMDA, patuloy ang ginagawa nilang pag-aaral hinggil sa modification sa number coding at wala pang pinal na desisyon. Epektibo ang Modified Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding scheme alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi simula Lunes hanggang Biyernes maliban tuwing holidays. Una nang ipinanukala ni MMDA Chairman Romando Artes kay Pangulong Rodrigo Duterte ang dalawang plano upang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Una ay ang odd-even scheme na layuning mabawasan ng 50% ang traffic at isang mas komplikadong sistema na target mabawasan ang traffic ng 40%. Isinailalim naman sa taunang physical examination ang mga kawanin ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay sa pangunguna ng MMDA Medical and Dental Clinic upang malaman ang estado at ng kalusugan ng kanilang mga tauhan. Kabilang sa isinasagawa ang X-ray at blood testing para tiyaking fit to work ang mga empleyado ng naturang ahensya. Layunin itong maiprioridad ang kapakanan ng mga kawaniya maging ang kaligtasan ng kanilang mga nakakasalamuha habang nagseserbisyo sa bayan. Samantala, hinimok ng Department of Tourism o DOT ang mga kinauukulan na magsagawa ng nararapat na aksyon laban sa lokal na pamahalaan ng malay sa aklan. Ito ay matapos lumagpas umano ang bilang ng mga turistang dumating sa Boracay noong Holy Week mula sa dapat na limit nito. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, mali ang ginawa ng lokal na pamahalaan dahil maigpit pa rin pinatutupad ang restriction laban sa COVID-19. Nabatid na mula sa 19,215 limit ng turistang bibisita sa Boracay, tumaas pa ito sa 21,252 at 22,519 noong April 14 at 15. Ipapaubaya naman ng DOT ang pagbibigay ng parusa sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa ngayon, wala pang sagot ang lokal na pamahalaan ng malay hinggil sa issue. Ang water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng demand. Bunsod na rin ang mainit na panahong nagresulta sa mabilis na pagkaubos ng tubig sa mga reservoir. Ipinabatid ng Maynila na ibabalik na dapat noong 15 ng Abril ang supply ng tubig sa ilang mga lugar ngunit hindi na muna ito itutuloy sa ilang mga barangay. Kabilang ang ilang mga barangay ay ang Bulacan, Caloocan o mga sakop ng Bulacan, Caloocan, Makati City, Malabon, Maynila, Navotas, Paranaque, Pasay, Quezon City at Valenzuela City. Magsisimula ang naturang water interruption sa mga apektadong lugar mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw na tatagal naman sa katapusan ng Abril. Samantala, pinayuhan ng Maynila ang mga apektadong residente na mag-ipon ng sapat na supply ng tubig sa kanilang mga lugar. Puspusan na ang paghahanda ng mga residente sa 10 barangay sa Quezon City sa pinalawig na water service interruption ng Maynilad. Ang maapektadong barangay ay ang San Jose, Santa Teresita, Santo Domingo, Sauyo, Siena, Santa Lucia, Santa Monica, Talayan, Talipapa at Tatalon. Sabi sa ng Maynilad, hanggang katapusan ng Abril ang water service interruption na nararanasan sa ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan. Babalik na dapat noong April 15 ang water supply, subalit pinalawig dahil sa mataas na demand bunsod ng mainit na panahon at mabilis na pagkaubos ng tubig sa ilang reservoir. Tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang off-peak water interruption ng Maynilad. Inihayag ng Department of Agriculture o DA na nasa 725.2 million na ang alaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura, bunsod pa rin ng panalalasa ng bagyong Agaton.
Ayon sa DA, aabot sa 17,925 na hektarya ng lupain sa Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsksargen at Caraga ang pinadapa ng bagyo. Apektado naman ang nasa 19,424 na mga farmers matapos masayang ang 41,580 na metric tons ng iba't ibang produkto, kabilang na dito ang palayan na maisan at high value crops. Dahil dito, magbibigay ng tulong ang DA sa mga apektadong mangingisda at magsasaka kung saan mamahagi sila ng bigas, mais at iba't ibang klase ng gulay maging ng mga gamot. Pero ayon sa DA Disaster Risk Reduction Management Operation Center, subject to validation pa ang datos dahil inaasahang madaragdagan pa ang mga maitatalang pinsala ng bagyo sa naturang sektor. Nasa mahigit 25,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Eastern Visayas bilang inisyal na tulong sa mga nasalanta ng bagyong Agaton. Ayon kay DSWD Regional Information Officer Joshua Kempis, nitong Lunes na hanggang nitong Linggo, 3,600 food packs na ang naipamigay sa Giwan Eastern Samar, 12,000 sa Abuyog, 4,823 sa Mahaplag, 2,000 sa Baybay City, 1,800 sa Inupakan at 1,325 sa Bayan ng Javier sa Leyte. Sa ilalim ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ang local governments ang unang responders at ang DSWD ang itinalaga para sa karagdagang response efforts tuwing may sakuna. Viral ngayon sa social media ang isang batang lalaki na nakaligtas sa landslide sa Baybay City, Leyte, dulot ng bagyong Agaton matapos magtago sa loob ng isang refrigerator. Kinilala ang survivor na si CJ Hasme, 11 anyos na na-recover sa Baybay City Fire Station, Northern Leyte. Ayon kay Juanito Aureliano Jr., kyuhin ni CJ, una itong nakita na sugatan ng isang pulis at napagalamang inilagay ng mga responder sa loob mismo ng isang ref. Kasalukuyang nagpapagaling ang bata sa ospital matapos magtamo ng mga bali sa katawan. Nasawi naman sa landslide ang mga magulang at isang kapatid ni CJ, habang nakaligtas ang isa pa niyang kapatid makaraang mahawak o makahawak ng isang container ng anurin sa ilog. Ay pinapatupad ng Philippine National Police o PNP ang search and retrieval operation sa mga naapektuhan ng bagyong Agaton sa Eastern Visayas. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Brigadier General Bernard Banak, Director ng Police Regional Office sa Eastern Visayas, na naghihintay pa sila ng kumpirmasyon mula sa LGU ng Baybay City at Munisipalidad ng Abuyog. Patuloy naman ang paghahanap sa mga nawawala dahil sa bagyo. Naman ang kanilang desisyon ay tayo po ay nakahanda naman. Pero sa ganang atin ay hindi pa rin tayo titigil at mayroon pang mga indikasyon na may mga marirecover pa rin tayo or ma-retrieve na mga cadavers or mga labi, no? Yung kaya lamang nating mamahukay upang ma-recover natin ang mga bangkay or labi na ito. Batay sa pinakauling datos, umabot na sa 166 ang nasawi sa Eastern Visayas dahil sa bagyo, habang humigit kumulang 104 ang nawawala. May mga pangalan po iyan. So itong iba nating mga kumpirmadong mga namatay, may mga unidentified pa. Pero recovered naman ang kanilang mga labi. O ay patuloy din na ina-identify pa ng mga kung sino man nakakakilala sa kanila. Nariyan naman ang ating mga kasama sa NBI, Forensics. Meron din tayo sa PNP, Forensics, para tumulong to identify the remains. Yan ang tinig ni Brigadier General Bernard Banak sa panayam ng DWIZ. Balita, torong lahat! Sikap ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH para mabuksan ang mga kalsada sa ilang bahagi ng Baybay City sa Leyte matapos masalanta ng bagyong Agaton. Sa ngayon, pinapayagan lamang ang mga maliliit na sasakyan sa daang Maharlika Highway habang pinadadaan din ang mga iba pang sasakyan sa alternatibong ruta sa Leyte.
Una rito ay umabot na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nasawing biktima sa pagguho ng lupa sa Baybay City, habang nasa mahigit 50 naman ang patuloy pang hinahanap ng mga rescuer sa naturang lugar. Matapos bisitahin ang ilang lugar na nasa lanta ng bagyo, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat magbayad ang mga industrialized country o mayayamang bansa na nasa likod ng malaking carbon emissions dahil sa pinsalang idinulot ng climate change. Sa kanyang Talk to the People kahapon, binigyang diin ni Pangulong Duterte na kabilang ang Pilipinas sa mga sumasalo sa pulusyong idinudulot ng mga mayayamang bansa. The industrialized countries are spewing. Sila yung pinakamaraming factory. And in some industrialized places, halos every kanto may factory. I would not want to mention the countries because kaibigan man natin lahat. But unfortunately, sila yung biggest contributor ng carbon emissions dito sa mundong ito. Aminado ang Pangulo na noong una ay hindi siya kumbinsido na mayroong climate change hanggang sa naranasan niya mismo ang maraming bagyo sa Davao na nooy bihirang daanan ng mga bagyo. Gayunman hindi tinukoy ng punong ehekutibo kung anong mga bansa ang dapat magbayad sa Pilipinas ng daños perwisyo. Bakit tayo magbis? Dapat ang mga mayaman ay hindi tinatamaan ng destruction caused by bayaran nila tayo for the damage. O dapat silang mag-ano talaga na magawa sila ng anong paraan na ma at least equalize yung damage natin, mas malaki tapos maliit ang ating contribution doon sa climate change. Bahagi ng Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Senado, si House Deputy Minority Leader at Bayan muna Representative Carlos Isagani Zarate upang agarang talakayin at ipasa ang panukalang permanent evacuation centers kasunod ng paghagupit ng bagyong Agaton sa Visayas at Mindanao. Ito anya ay upang magkaroon ng ligtas na tirahan ang mga biktima ng kalamidad at makabangon mula sa sakuna. Layunin ang naturang panukala na lumikha ng permanente at mas matibay na evacuation centers kumpara sa mga tent na nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga apektado ng kalamidad sa bansa. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 172 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Agaton. Sa oras na 4:29 ng umaga, magbabalik po ang balitang Tonong Lakas. Oras na 4:38 ng umaga, nagbabalik po ang balitang Todong Lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. At partners, saan pa nga ba tayo maaaring mapakinggan? At syempre, huwag niyo pong kakalimutang bisitahin ang aming website na www.dwiz82am.com, maging sa aming Facebook and YouTube account na DWIZ82, sa amin sa TikTok namin, i-follow niyo po kami sa aming TikTok account na DWIZ News. Yan, at sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation Provincial Radio Stations Nationwide sa Davao, Iloilo, Dagupan, Cagayan de Oro, General Santos, Naga, Legazpi, Palawan at Tacloban. Samantala partner, batiin na natin yung mga supporters natin lalo na sa ating Facebook page. So partner, unahin muna natin ang ating dyan sa Europa. Sa panguna yan ni Miss Eva Arnborg Forsberg kasama si Mr. Zach Ed Spears. Maray na aga po dyan. Magandang umaga po. At sa ating sa Japan, sa Team Japan, si Miss Andrea Jong, si Eric Pineda, Bong Santos, at dyan sa Orani Bataan, na si Miss Tizen Biruman. Siyempre, hindi papahuli ang ating USA team, nandyan si Nelson Malinaw, si Miss Annette Alegre Dia, si Marcelino Mojica. Sa atin namang Canada, nandyan si Retlo Terax Oyangurin Sevilla, si Louis Candelaira, dyan sa Winnipeg, Manitoba, Canada.
At syempre, ito si Angel Balagtas sa Malolenyo of Saskatchewan, Canada. Yan, ingat po kayo dyan. Sa ating London partner, si Mami Virgie Jarvies o Jarvies. Si Ramona Badillo sa Santa Rosa, Laguna. Si Hilario Luna Francisco, Jovencia Andres. O yung pamilya Valle partner, si Miss Elves, si Tita Elves, Elvira Valle. Si Engineer Manuela Valle, si Manu at saka si Mavi. At syempre, si Miss Linlin Araneta, Marciano Santos, si Algie Francisco Bobon, dyan sa San Andres, Bukid, Maynila, si Ron Ryder, si Rose Stein, Alibuyog, dyan sa Germany, partner. Yan, maraming salamat po at sa inyong pakikinig. At ito, partner, hindi papahuli sa Hawaii, si Miss Ning Absede de Leon, Johnson Tan, dyan din sa Taiwan, Miss Jalon Jaylon, maupay na aga, si Simeon Lasco ng Cavite, at si Edgardo Sikat, kasama din si Angelo Redaha. Yan, magandang umaga po. At sa ating YouTube viewers naman, partner, syempre nakabang na dyan si Natita Ams at si Mark Pontalba. Magandang umaga po. Sa Carmona Boys na sina Caloy Benitez, Jeff Barakel, Kuya Tats at Justin Nailan. Good morning po. Sa Santa Rosa Boys na sina Sir Dennis Fernando at Tatay Eto, ingat po kayo dyan. Sa JGMI Friends na sina Leo Umangay at Kevin Zerdal, kape-kape na po. Sa ating mga suki na sina Lino Sinung from Riyadh, Saudi Arabia, salamat po sa inyong pakikinig. Kina JAM from Canada at Mikonichiwa TV from Batangas, good morning po. Kay Adonardo Pareño, magandang umaga po. Gayun din kina Roberto Clemente na ating suki partner dyan sa Kalumpit, Bulacan. Uh-huh. Kay Jovito Mamolo, magandang umaga po. Kay Marjorie El Salvador, Theodore Nicolay Gremory at kay Vox. Yan, magandang umaga po. Ito pahabol partner si Sigfredo Lopez dyan naman din sa Manitoba, Canada. At syempre si Radsky Kaiza ng London. Maraming salamat. Susan Eronimo, thank you. Boss Jeff, Jefferson Manalo, ingat ka sa biyahe. Yan. Si Tita Edna Junio ng Marikina. Magandang umaga po at happy Tuesday sa ating lahat. At sa oras na 4:42 ng umaga, tanggap muna tayo ng mga balita mula sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. Mga presidential balls na nabalahaw ang kampanya, hindi daw dapat magreklamo na parang bata ayon sa isang senador. Ang detalye ng balitang yan ni Ate D Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kung nadiskaril o nabalahaw ang kampanya na ilang presidential, hindi sila dapat magreklamo na parang bata. Ay kay Senator Leila De Lima, dapat natapatan nila ng sariling sipag ang ginagawang kampanya sa halip na tila isisi kay Vice President Lenny Robredo ang pagkabalahaw ng kanilang kampanya at paghina ng kanilang kandidatura. Sinabi naman ni dating Senator Antonio Trillanes na ang house-to-house o person-to-person campaign na ginagawa ng mga volunteer ng Robredo Pangilinan Tandem ang tunay na mukha ng pagkakaisa o real face of unity. Ang kay Trillanes, maraming volunteers mula sa iba't ibang sektor ang nagtutungo sa public market, transport terminal at bumibisita sa mga bahay. Pag nagsamaan niya ang isang tita na naka-SUV at isang millennial na nakatsinela sa tinitiis ang init para kumatok sa mga bahay, ihemploan niya ito ng tunay na pagkakaisa. Ngayon din ang isang artista at ang kanyang mga fans ay bumaba sa mga komunidad upang makihalubilo sa tao ay halimbawaan niya ng tunay na pagkakaisa. Ang kay Trillanes sa mga campaigner ni Robredo ay may positibong aura at maliwanag na disposisyon kaya't hindi umubra ang mga black propaganda laban sa kanya. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impila may taudong lakas sa DWIZ. Balita, taudong lakas! Maraming salamat, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. At sa oras na alas 4:44, tanggap naman tayo ng balita mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Natin ang ibabalita ni Tata Ray Abella Jan Sarizal. Tata Ray, good morning. Maraming salamat po. 136,000 halaga ng shabu hanaw kupista sa lalawigan ng Rizal. Tatlong ang arestado nga ng mga personalidad ang nahuli sa ikanasang bypass operation ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit sa Pangulo ni Police Lieutenant Jackson Aguhin.
at sa pamalalaman ng OIC ni Police and Major Joel Custodio dito sa bayan ng Rodriguez Arizal. Ang tatlo ay nahuli sa may lugar ng Block 17, Phase 1D, Kasiglang Village, Barangay Samusil, bayan ng Rodriguez. Matapos ang koordinasyon sa PDIA, no, ay napanggap po mano ang mga aportiba bilang po Sir Bayer. Matapos mabiyalagad ng naturang mga sabo. Kinilala naman ang tatlo ay sina Adelino Caballos Bagyagwa, no, alias Butoy, Cristian Diaz Osarero, alias Ilong, at Pangulim Albert Rosano Espinili, alias Albert. Nakumpista sa tatlo, ang 12 piraso ng heta central starting top plastika sa sitlo o sabo na itang may 20 gramo na may isang value na lagam 136,000 sa naturang bypass operation at nakunan dito ng 500 piso sa naturang bulsa at 300 piso na recovered the federal man at isang coin purse na harap ang 366 sa paglabas sa Public Act 9165 Section Tab 11 at ito ay nakakulina sa custodial facilities dito sa bayan ng Rodriguez Arizal. Ito ang Metro Patrol Tagaray Aragones Abellan Lagos Sentilang may tudo lakas di WIC. Balita, balita, todo lakas. Maraming salamat Metro Patrol Tagaray Abellan. Samantala, dakuan naman natin ang mga ulat sa probinsya. Ronda Probinsya. Tanggap tayo ng COVID-19 update dyan sa Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Yes, magandang umaga kasamang Jelly, kasamang Haya. Narito na ang COVID-19 update mula dito sa Ilocos Norte. Ito, may anim na bagong kaso ng COVID-19 dito sa Lalawigan kung saan pumapalo sa 30 ang aktibong kaso sa buong Lalawigan. Kung matatandaan yung nireport natin kahapon, 24 yung aktibong kaso, pero sa ngayon ay 30 na kasi may 6 na bagong kaso sa naturang sakit o virus. Kung saan nanggaling yung 6 na bagong kaso ay isa ang nanggaling sa bayan ng Pugudpud, isa din sa bayan ng Sarat at bayan ng Bintar. Yung matagal na COVID-free na bayan ng Badok ay meron silang bagong kaso at isa din ang bagong kaso sa bayan ng Paway at sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte. At nanatiling COVID-free ang bayan ng Adams, bayan ng Bangi, Burgos, Tarasi, Dumalneg at lungsod ng Lawag, pati na rin ang bayan ng Pasukin at bayan ng o sa lungsod ng Batac, bayan ng Marcos Nueva Era, Pinili at bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Samantala, patuloy naman yung vaccination rollout na isinasagawa sa mga bata na may edad 5 hanggang 11 sa mga iba't ibang municipal, city at pati na rin ang provincial health office dito sa Ilocos Norte. So ay nating pinakalatest na COVID-19 update mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC. Maraming salamat Ronald Idol Domingo. At alamin naman natin ang pinakalatest na COVID-19 update dyan sa Bicolan dyan, na iahatid ni Melvin Machado. Melvin, maray na aga. Maray na aga. 5 bagong kaso ng COVID-19 positive ang naitala sa buong Bicol region simula nitong April 10 hanggang April 16. Sa lingguhang ulat ng DOH Bicol, ang dating 579 active cases ay nadagdagan ng 5 kung kahit meron na ngayong 584 active cases ang Bicol region. Ang 5 nadagdag ay mula sa lungsod ng Naga na 3 at sa Katanduan is 2. Habang 0 naman mga lalawigan ng Sorsogon, Masbate, Camarines Norte at lalawigan ng Almay. 4 naman ang record na gumaling mula sa lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng DOH Bicol na magpabakuna at magpa-booster shot. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-ulat sa Entilang may todong lakas, TWIZ. Maraming salamat Melvin Machado mula Bicol. Dumako naman tayo sa Bataan. Chinese government nag-donate ng 200 computer tablets. Ang detalye ng balitang yan, ihatid ni June Bringula. Good morning, June.
dinonate or binigay ng the People's Republic of China sa pitong public elementary school sa Balanga City dito sa lalawigan ng Bataan. Mismong CPRC Ambassador to the Philippines, Juan Silian, ang personal na nag-abot ng mga tablet sa mga kinatawan ng mga public school dito. Ito'y makaraan ang formal na paglada niya sa deed of donation sa pagitan ni na Balanga City Mayor Francis Garcia at official ng Department of Donation na ginanap sa The Bunker sa Kapitolyo. Ito'y sinaksihan mismo ni Governor Abet Garcia at Vice Governor Chris Garcia. Ayon kay Gov. Abet, ang mga makikinabang sa mga computer tablet ay ang mga piling estudyante mula sa Bernabe Elementary School, Tanato Elementary School, Kabog-Kabog Elementary School, Kinihero Elementary School, Balanga Elementary School, Kataning Elementary School, at Kupang Elementary School. Kasama ni Ambassador Silian ay iba pang official ng Chinese government na bumisita sa Bataan kahapon. Ayon kay Gov. Abet, ang mga naturang computer tablet ay malaking tulong sa mga nabanggit na paralan at sa ilang pilang estudyante sa lungsod ng Balanga. Jun Brinkla na gula, simple method, lakas DWYC. Balita, tolong lahat. Maraming salamat Kuyang Jun Bringula. At sabi pa natin mga balita, matapos ang paggunita sa Semana Santa at pagpapatuloy na Ramadan at campaign season, 14 na lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 ang nakitaan na bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ito ang kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Duque, nangunguna sa pinakamataas na kaso ng COVID-19 ang Metro Manila simula noong April 12 hanggang April 18, maging ang Calabar Zone at Central Luzon. Kahapon ay umabot sa 170 ang additional cases ang naitala ng DOH, ang may pinakamababang daily tally ngayong taon at simula noong December 21. Na mula April 12 to 18, nakapagtala po tayo ng 1,571 cases. At ito po ay mababa doon kumpara doon sa nakaraang linggo na kung saan nagtala tayo ng 1,902, NCR 606, Region 4A 226, and Region 3 181. Yung top 3 areas of new cases, ang Cavite ay nagbigay ng 101 na bagong kaso, Manila 92, Quezon City. Bahagi ng pahayaga ni Health Secretary Francisco Duque III. Balita, tolong lahat! Samantala, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na mananatili siyang neutral ang ngayong panahon ng eleksyon. Ito ay upang matiyak na magiging maayos ang halalan sa Mayo 9. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi niya papayagan ang karahasan ngayong panahon ng halalan. Dapat anyang tumalima ang mga kandidato at lahat ng mamamayan sa batas upang mapanatiling mapayapa ang pagpili ng mga susunod na lider ng bansa. Kaming taga-gobyerno na naiwan, who are not candidates anyway and who are out of job by 2 months from now, meron kaming trabaho. Ang trabaho namin is to keep order dito sa bayan natin na para plastado lahat. There must be peace, there must be law and order. Hindi kami mga, we will not side with anybody. We will be neutral and that is goes for the entire economic and political setup na. Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balita, tolong lahat! Kaugnay na balita, tinuldukan na ng Philippine National Police o PNP ang security plan para sa paparating na halalan sa Mayo 9. Sinabi ni PNP Chief General Leonardo Carlos na nakikipagtulungan na sila sa Commission on Election o COMELEC sa pagtukoy ng mga election hotspot. Iginiit ni Carlos na ipinag-utos na niya ang paggawa ng special task group upang maiwasan ang posibleng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Samantala, siniguro naman ang hepe sa publiko na nakahanda ang PNP sa paparating na eleksyon. Balita, tolong lahat! Balita sa ibang bansa! Alamin natin ang detalye ng foreign news mula kay Mara Valle.
Nasawi ang 35 individual habang sugatan naman ang 71 sa aksidente ng bus sa Zimbabwe. Base sa investigasyon ng mga otoridad, patungo sana sa simbahan ng 75 pasahero bilang paggunita sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday ng maganap ang aksidente. Sa nakuhang impormasyon habang minabaybay ng bus ang nasabing lugar, ay bigla na lamang itong lumihis sa kalsada dahilan para mahulog ito sa bangin. Ayon sa mga otoridad, madalas nagkakaroon ng aksidente sa lugar tuwing Semana Santa kung saan marami ang mga sasakyan dahil sa dami ng bumabiyahe pauwi ng probinsya. Para sa balita sa Ibayong Dagat, ako po si Mara Valle. Sa Sports! Sa ating balitang pampalakasan, may iuulat si Allen Ibanez. Allen! Umanaw na sa edad na 36 ang dating manlalaro ng Philippine Basketball Association na si Eric Sugitan. Ito ang kinumpirma ng kupo ng NLEX Road Warriors kung saan naging bahagi si Sugitan sa unang tatlong D-League ng NLEX mula 2011 hanggang 2012 season. Nasawi si Sugitan sa loob ng kanilang bahay sa Cagayan City, Isabela. Matatanda ang taong 2015 nang sumailalim sa operasyon si Sugitan matapos magkaroon ng komplikasyon sa puso. Para sa Sports News, ako po si Allen Ibanez. Sa Entertainment, a Trending News. Alamin naman natin ang latest sa showbiz mula kay Joanna Luna. Good morning, Joanna. Good morning! Nadismaya ang aktres na si Andrea Brillantes sa kanyang mga followers na mas interesado umano sa mga sa kanyang buhay kaysa sa importanteng mga bagay na kanyang ibinabahagi sa kanyang social media account. Batay sa Instagram story ni Andrea, makikita na ang post niya tungkol sa pag-yes niya sa panliligaw ni Richie Rivero ay umani ng mahigit 2 million account reach na may 17,000 interactions at 208,000 profile activity. Ngunit sa isang IG story nito na patungkol sa climate change, umani lang ng 521,000 account reach, 94 content interactions sa 2,000 profile activity. Aniya, mas maraming tao ang interesado sa kanyang personal na buhay kaysa sa mga mas makabuluhang senaryo sa mundo. Para sa Balitang Showbiz, ako po si Joanna Luna. Balita, balita, balita. Maraming salamat, Joanna Luna, at thank you din na sa paikinig sa aking mama, si Mama Lenny at si Mama Jeanette dyan sa Dubai. Maraming salamat. Mm. At saka kay Papa Rod pala, partner, nakikinig din. Walang ingat po kayo dyan. At pinasasalamatan din po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa pangunguna ng aming boss na si Mr. Edgard A. Cabangon. At syempre sa ating tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, Engineer Wener Contihino, Engineer Jerry Cabareto, at si Engineer Fred Belamala. Sa ating news writers na sina Druna Sino, Mara Valle, at Angelica Doctolero. Sa ating social media assistant na si Joanna Luna at si Allen Ibanez. At sa ating communication assistant na si Maze Alinio, dayon-dayon. At sumain nyo ang mas tolong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Samahan nyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, balita, tolong lakas!